kailanman ang ikawad ng may kapal sa lahat ng nagsipa ng sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Upasalamatan ng Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas kapayapaan kailanman. Ang igawad ng may kapal sa lahat ng nagsipanaw, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunitan natin ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na Kristiyano, ang mga pumanaw nating mahal sa buhay, ang mga nasa purgatorio at mga nasa langit, at lalo na yaong mga wala nang nakakaalala. Patuloy natin silang isama sa ating mga panalangin at pagdiriwang na ito. At upang maging karapat, dapat din tayong tumanggap ng mga biyaya ng Diyos at himala sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapadakila at pagbuhay sa mga nananalig na iyong minamahal, kami tinubos ng anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglay ang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay pagindapatin mong magkamit ng ligaya sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo,
sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan ang mga banal. Magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita. Mga matang sadyang sadya at hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat aking sabi, ako'y ganap ng nalupik. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Halina atin yung kamtan,
ang langit na kaharian, pamana ng amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, napakarami natin ngayong tanghali dahil marami pa rin ang walang pasok. Kaya sama-sama sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat sa Kanya. No. Pero alam ho ninyo, yung lakas, yung ingay ng palakpak natin, kung ating pong titignan ang araw na ito, magagalit sa atin ang matatanda. Dahil araw ng mga patay ngayon. Sabihin kayo talaga, ang ingay-ingay nyo, may patay. Ganyan ang ating paniniwala. Ngayon ay November 2, araw ng mga patay. Ito yung araw ng mga patay, All Souls Day. November 1 kahapon, All Saints Day, Todos los Santos, araw ng mga banal. Pero itong tatlo o dalawang araw na ito ay mayroong kaugnayan sa isa't isa. Balik tayo ng konting katesismo natin. May tinatawag tayong tatlong estado ng simbahan, 3 states in the church. Ito yung tatlong estado ng buhay natin bilang miyembro ng simbahang Katolika. Meron tayong tinatawag na church militant, may church suffering, at church triumphant. Kahapon, inalala natin ang mga miyembro ng ating simbahan na kasama sa church triumphant. Ito yung mga yumaunang miyembro ng ating simbahan nang nagtagumpay sa kanilang buhay dito sa mundo. Ang kapalit, langit. Araw ng mga banal. Ang mga nagtagumpay. At ngayon, a 2 ng Nobyembre, inaalala pa natin yung mga iba pa nating kapatid na yumauna na hanggang ngayon ay hinahanda pa ng Diyos upang linisin pa at maging karapat dapat nang pumasok sa langit, the church suffering. Inaalala natin ang mga yumao nating mahal sa buhay. At sino yung church militant? Tayo. Tayong mga lumalaban pa. Tayong mga naglalakbay pa. Tayong mga binibigyan pa ng pag-asa.
November 2, nakita ko sa aking FB account, birthday ngayon ng aking journalism teacher nung elementary. Nasa abroad na siya ngayon, si Ginang Evelyn Andan. Sa Filipino, teacher ko sa journalism nung elementary. Ako ay nagsusulat noon, lumalaban sa contest, lathalain, feature. Pero elementary at high school, yan ang aking nilalabanan, lathalain. Pareho lang sila ng sinasabi. Sabi ng mga teacher ko, pareho, elementary, high school, journalism. Sabi nila, alam mo Hans, ang ganda ng mga sinusulat mo. Pero alam mo, talo ka kagad pag nakita ng judge ang sulat mo. Ang pangit. Pangit kang sumulat, pero maganda ang sinusulat mo. At alam mo ninyo mga kapatid, ang buhay ng tao ay isang kwentong sinusulat natin sa mundo. At ang ginugunita natin ngayon, kamatayan, ay bahagi ng kwento ng buhay ng bawat tao. Kaya ano ang tawag natin sa kamatayan? Ang huling yugto ng kanyang buhay. The last chapter. At katulad ng iba't ibang kwentong nabasa natin sa mundo, natutunan natin nung nag-aaral tayo, merong nobela, may long story, may short story. Ganon din ang buhay ng tao. May mga taong nabubuhay ng may mahabang kwento. Pero sa panahon ngayon, dahil na rin siguro sa lifestyle, dahil na rin siguro sa mga natututunan, parang dumadami na ang short stories sa mundong ito. Kaya nga sa mga matatanda, sasabihin natin, matanda na ako, malapit na ako. Diba, ganyan ang sinasabi nyo lang sa mga anak nyong matigas ang ulo, ikaw talaga matanda na ako, pag ako nawala, kawawa ka. Diba, sounds familiar. Pero hindi tayo makakasigurado. Paano kung umabot ka pa ng 98, 99? At sa mga bata pa, huwag mo sabihin, bata pa ako, matagal pa ako. Are you sure? Tingnan mo nga ginagawa mo sa katawan mo. Yang bisyo at luho mo. Sa tingin mo, 40, aabot ka pa. Baka hindi na. Pero ang buhay ng tao, parang kwento, hindi pahabaan, hindi patagalan, hindi payamanan at pasimplihan. Tandaan natin, nobela man o short story, laging hahanapin natin ang moral values. Lagi nating hahanapin ang aral ng kwento. Kaya nga ito sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapaalala sa atin na ang kamatayan, hindi kinakatakutan. Noon, lalo na bago si Kristo, ang kamatayan ay mukha ng isang parusa. Pero dahil kay Kristo, ang kamatayan hindi naging kaparusahan. Ang kamatayan ay ginawa niyang kaligtasan. Dahil sa kanyang pag-aalay ng buhay sa krus, sa kanyang nag-iisang kamatayan, naligtas ang tao. Kaya ang kamatayan ngayon, hindi na ito dapat maging mukha ng kinakatakutan, ng iniiwasan. Ayaw niyong pinagkukwentuhan ng kamatayan. Kaya nung namatay siya, nag-aaway-away na kayo. Hindi niyo pinaghandaan. Hindi niyo pinag-ayusan. Ang kamatayan, hindi na kinakatakutan at pinag-aawayan. Ang kamatayan, araw-araw, pinaghahandaan. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, nung bininyagan tayo, tayo rin ay namatay kasama ni Kristo. At sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay kanyang iniligtas kasama ni Kristo. May dalawang salita tayong ginagamit tungkol sa kamatayan o pagkamatay. Una, ang tawag natin sa mga namatay na, namayapa na.
pumayapa na siya. Sana nga. Sabi ni St. John Paul II, "There is no peace without forgiveness." Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Kaya meron tayong mga pamisa sa patay. Sapagkat ipinagdarasal natin sila na sila man ngayon ay nasa purgatorio, hinahanda pa, sana agad na silang makapasok kaagad sa kaharian ng Diyos. Sa tulong ng ating mga panalangin, sa tulong ng magaganda at mabubuti niyong ginagawa. At yun ang mananatiling koneksyon, relasyon natin sa kanilang mga nauna na. Tayong mga nandito pa, may magagawa pa tayo para sa kanila. Ipagdasal sila. Na sana nga mapatawad na kaagad ng Diyos ang ano pang pagkakamali, pagkakasalang pinagbabayaran nila. Tandaan natin yung kwento ni Lazaro at ng mayaman. Pareho silang namatay. Naalala ho ninyo, si Lazaro yung mahirap na naghihintay lang ng mumong mahuhulog. Namatay si Lazaro. At yung mayaman, namatay din. Nakita ngayon nung mayaman, si Lazaro nando na. At siya'y maginhawa na, samantalang siya'y naghihirap sa kinalalagyan niya. Kaya nung sabi nung namatay, "Pwede ba bumalik ako at tawagin ko, sabihan ko yung mga kapatid ko?" Wala na. No more turning back. Pag natapos ka na dito, tapos ka na. Wala ka nang magagawa. Ang may magagawa pa, ang mga naiwan mo. Kung maaalala ka nila. Kung naging mabuti at tama ang iniwan mong alaala sa kanila. Papayapa ka. Pangalawa, ano pa yung isang salitang ginagamit natin? Sumakabilang buhay na. Sumakabilang buhay. Kung meron mang gustong ipaalala ang mga namatay na sa atin ngayon, huwag kang masyadong magpakakampante at huwag mong masyadong ine-enjoy ang buhay mo ngayon sa mundo, lalo na yung mga kalokohan mo. One word, mamamatay ka din. Matatapos din tayo sa mundong ito. Nakikidaan lang tayo. Isang mahaba o maiksing stopover lang ang mundong ito. Pero kagaya ng sinabi ng unang pagbasa, huwag kang mag-alala. Walang masasayang sa lahat ng ginagawa mong mabuti at tama sa mundo ngayon. Yan ang magdadala sa'yo sa forever mo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, habang ipinagdarasal natin ang kapatawaran, ang katahimikan, ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga yumauna, ipagdasal din natin ang bawat isa na sana yung rest in peace hindi lang kapag namatay na. Sana, ngayon pa lang, nabubuhay na tayo ng payapa. Kung wala kang kasinungalingan, kung wala kang nilalamangan, kung wala kang inaagawan at sinasaktan, papayapa ka. Mga kapatid, ipagdasal natin na wag lang tayong mabuhay ng mahaba, ng sagana at maginhawa. Araw-araw, sa magandang ugali, sa pagdarasal mo ng tapat, ipagdasal mo rin na matapos ka ng mabuti at payapa. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng mga ito. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan, naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kalwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa kanyang pagpapalinis na pagpapatawad, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakilala kay Kristo, noong sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang sama-sama pa rin nating ipinakakiusap sa Diyos ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga kaluluwa ng mga inosenteng biktima ng iba't ibang digmaan karahasan sa mundo, lalo na ang mga bata, kababaihan at matatanda. Ipagdasal natin ang mga patuloy na nangungulila sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, ang mga kapatid nating walang makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon ng buhay, inihahabilin namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsigpo muna po ang lahat. Handog namin, Panginoon, papurit panalangin. Tanggapin mo, alang-ala,
sa'yo maong tapat sa'yo, makatawid nawa sila mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa dugong dumana kay Kristo, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahain ito upang ang inyong mga dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis, pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa'yo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ngayon ang kapayapaan at kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, ang mga nasa purgatorio, lalo na ang mga wala nang nakakaalala. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa Langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kapayapaan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Silayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay itangit pahalagahan pananalig nilang banal. Atin ngayong inihintay si Jesus na pong mahal, ang aba nating pong katawan ay kanyang binigyang dangal kaya ng kanyang kariktan. Silayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay itangit pahalagahan pananalig nilang banal. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay ang sinumang ako ay pinananaligan at di mapananaikan ng kamatayan kailanman. Silayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay itangit pahalagahan pananalig nilang banal. Atin ngayong hinihintay si Jesus na pong mahal, ang aba nating katawan ay kanyang binigyang dangal kaya ng kanyang kariktan. Silayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw
patungong kabilang buhay, itangit pahalagahan, pananalig nilang banal. Pagkabuhay, ako't buhay, nabubuhay ang sinmang. Ako ay pananaligan at di mapananaigan ng kamatayan kailanman. Silayan ng pagmamahal ang mga taong pumanaw, patungong kabilang buhay, itangit pahalagahan, pananalig nilang banal. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang piging ng anak mong inihain at muling nabuhay. Ang kinamtanyang kapatawaran ng mga kasalanan ay tamasahin nawa ng mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay dasalin natin ang panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan.
Amen. Muli po ang ating simbahan ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang, hindi lang pagsisimba, kundi pagbibigay pa rin ng tulong donasyon para sa mga gawain, proyekto at programa ng ating simbahan. Sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan, salamat at pinipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sa huli, hahatulan tayo ng Diyos, hindi kung sino ang nabuhay ng mahaba, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng tama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Jesucristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna ng lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Jesucristo, makamtam nawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.